Abby, thank you so much. Thank you talaga sa LB sa pagkilala at saka yung parangal. No, not at all. Not at all talaga. Kasi, nakita mo naman yung mga kapwa ko nominado, hindi ba? Sabi ko nga, naku, buti nilang hiwalay ang drama at comedy. Kasi kung magkasama ko nominated ako, sigurado na ako sige mananalo dahil napakagaling na kapatid ko, hindi ba, ng kumari ko talaga. So, thank you sa Empress and thank you rin kay Lord kasi isang malaking blessing ito man sa akin. Sa movies, ito yung story. Pero marami, may awards ka lang. Ang dalawang kuligo pa. Meron ako Metro Manila Film Fest, Best Supporting Actress ng 2 years. Movie din ito. Tapos, Best Actress sa Pangako Sa'yo. Ng Star Awards, PNPC Star Awards. Tapos, itong Empress. So, medyo matagal na din. So, talagang, ang sarap ng feeling. Sa Golden Screen, nanalo din si Martin Escudero. Nakita ba kayo? Oh yeah. Umalik pa siya sa akin. Bumati siya. Hello, Miss Jean. Sabi ko, hello, Mark. Congratulations. Napanood mo ba yung movie niya? Yung Zomba din. Hindi ko napanood. Actually, namin ko napapanood sa kumulang sa sobrang dami ng... Kasi nagpalabasa sa CCP, yung premiere night ko lang yata ang napanood ko. So, walang oras kasi nga may regular show. Hindi ba? Kaya, ito pang regular show ko nung time na yon. Ginagawa namin Time of My Life. So, 4 times a week kami nag-taping. Tapos, may 2 rehearsal days pa kami in a week. So, yung 6 na araw ko kain na kain sa isang linggo. So, yung libre kong araw na sa isang linggo, binibigay ko na sa family ko, sa mga anak. Sa isang interview ni Martin, sabi niya na one of the regrets sa relationship nila ni Jenica, mas inuna niya si Jenica more than his family. Na parang, hindi naman siya nagsisisi sa relationship nila, pero nagsisisi siya na medyo pinabayaan niya yung family niya. Anong reaction? Ano ba siya talaga doon? Palaging kasama ni Jenica? Alam mo, kasi itong mga batang ito, hindi ba? Usually naman pag may karelasyon ka, halos magkakasama kayo as much as pwede, diba? Kung may free time. Let's be honest about it, na kumbaga, kapag meron kang karelasyon, talagang, kung meron kang free time, talagang you'll spend it with your boyfriend or your girlfriend, diba? Pero kung nasabi man ni Mart yun, naiintindihan ko siya. Kasi, alam mo, sa totoo lang, ang sarap na ipaprioritize mo palagi ang pamilya mo, diba? So, naiintindihan ko siya na, kumbaga, parang hindi niya na nagsisisi siya na hindi niya na-prioritize ang family niya. Kasi ako, maski naman ako kay Jen, kasi nasabi ko din yan, diba? Dahil ako mismo, ganun din ako. Ang priority ko is my family. Priority ko mga anak ko, hindi ba? Priority ko ang familia ko. Tapos sumusunod doon ang trabaho, diba? So okay lang kahit sinabi ni Marty yun. And pass na naman yan eh, hindi ba? Tapos na. So okay lang. At saka okay naman sila ni Jenica. They're good friends. Sa tingin ko naman, I think... Kasi wala naman talagang kumbaga masama talaga na nangyari sa kanila and at saka matagal na rin yan, kalimutan na natin bilang si Jenica naman ay meron na rin ibang karelasyon, hindi ba? So, okay na yon. And congratulations to Mark for winning. Si Jenica ba ganun din kapag may relationship na inuuna yung boyfriend niya? O, si Jenica kasi balance. Balance si Jen eh. Ang priority niya kasi actually is work talaga. Tapos, syempre, pati familia, hindi ba? Pero, kung meron siyang libreng oras, o libreng araw, syempre, hindi na yan. Kasama niya ang kanyang boyfriend, hindi ba? Now, which is, normal. Oo, kita mo naman, I had Jenica when I was 19, hindi ba? Ginawa akong impactita, nag-host ako ng GMA Super Show, ang ganda ng career, tapos nabuntis, hindi ba? Pero, ako no regrets, kasi dadaanan ko siguro talaga yon. At saka, Jenica ako, diba? May anak ako. And I'm very lucky and blessed na meron akong anak. So, no regrets. Pero ngayon, hindi ako masyadong kinakabahan sa anak ko na, kumbaga, nakita naman na yon at alam niya yung pinagdaanan naming mag-ina, diba? I don't think, sana naman, hindi siya sumunod sa nangyari sa akin. And, saka iba sila talaga ngayon. Ang priority nila talaga, trabaho. Mas mature.
Ano yung concept ba yung paalala mo sa kanya? O na on her own na ano na yun? Tsaka pag may mga questions sa akin at meron siyang mga dinadala o meron siyang parang hindi siya makapag-decide, kinoconsult niya ako talaga. Kasi sabi ko nga, ang unang-unang kakampi mo talaga, pamilya mo eh, nanay mo. Yes. Alam mo yan, ang mapagkakatiwalaan mo, nanay mo, tatay mo, pamilya mo, kapatid mo, lola mo, tito mo, tita mo, di ba? Yan ang unang, yan ang kakampi natin talaga sa buhay, pamilya. What about you? Kumusta ang ano? Pag-ibig na? Ang pag-ibig na hindi matuloy-tuloy dahil wala, hindi, walang oras, that's one. Dating, pagka nabibigyan ng pagkakataon na lumabas, pag nai-invite, to have dinner, to, wala lang, labas lang with friends. Pero is there a particular guy na constant ngayon, date ngayon? Wala eh. Ano talaga? Kasi busy rin sa trabaho. Sa trabaho yung Alice, bungis-gis kasi namin thrice a week. Pagsanghan kami and Tagaytay, so bumabiyahe pa kami. So, kung aalis ako ng mga 4 a.m., makakauwi ako kinabukasan sa bahay ng mga 10, 11 na ng tanghali. So itutulog kayo kasi kinabukasan. Alas 4 na naman ang madaling araw. So wala talagang oras eh. Tapos yung oras na weekend, usually na libre ko, ibinibigay ko na talaga sa mga... Kasi pera kay Jenny, kami anak pa akong lalaki si Kotaro. And young pa rin. So merong mga lamping naman. Mag tayong cinema, mag-malling tayo. Pero okay lang naman siya. Hindi mo naman namimits na karoon na. Hindi naman. Hindi ko naman siya namimiss. Kung darating eh. But open ako ha. I mean, kung ibibigay ni Lord, ibibigay sa akin, why not? Gusto ko naman may companion sa pagtanda ko, hindi ba? At alam ko mag-aasawa at mag-aasawa ang mga bata, hindi ba? At may iwan din ako. Pero meron naman akong kasama. So gusto mo rin talaga makasal? Of course. Kung hindi man makasal, okay na yon. Basta meron akong kasama hanggang sa pagtanda. Wala pong particular na qualities na gusto mo. Gusto mo ba binata or ako actually may experience na sa relationship or actually ang sa akin ang pinaka ano ko lang is mahal mga anak ko. Sa totoo lang, yun ang number one. Eh. 'Di ba? Kasi ngayon parang lalo na sa edad ko yung physical na itsura ng guy na magiging asawa ko doesn't matter anymore. Hindi na nagka-count. Hindi ko sasabihin na okay lang ako sa pangit. Hindi naman yata katotohanan yun. Napaka-plastic ko naman nun, di ba? Pero hindi ko kailangan ng gwapo eh. Ang kailangan ko yung mahal ang mga anak ko, stable, tanggap ang mga bata. At yung willing siya at magkukumit siya na magkasama kami na kasi wala naman perfect relationship, di ba? At may intindihan niya rin yung trabaho ko kasi syempre yan talaga ang mahal ko eh. Kaya sabi ko nga ngayon, kahit walang love life, okay ako kasi masaya talaga ako sa trabaho. Okay. Thank you, Ms. Jen. Thank you very much.